Kalat ngayon sa social media ang video na kung saan ay nagpapabakuna ang kilalang drag queen na si Eken Matsunaga for his dose of vaccine anti-COVID. Pero marami ang nagulat at nainis nang makitang tila sinadya ng nurse na hindi i-press ang nasabing syringe at tila kunyari lang na napakunahan si Eken. Sa kanyang video na pinost sa kanyang Facebook, marami ang nababahala at ngayon nga ay nagtatanong ng mga netizens. Ang iba ay natatakot at concerned kung magiging ganito daw ang practice ng mga nagbabakuna. Narito ang salaysay ni Eken sa kanyang Instagram. Monday, June 7, 2021, 9:30 a.m. schedule of my second dose Pfizer vaccine at SM Mega Mall. This is my first video na tinuturukan ng second dose vaccine. Pagkahugot ng injection sa akin, may naramdaman ako tumalsik sa leeg ko. Dinedma ko, then I post my vaccine video dito sa FB. After posting my vid and pic, tinawagan agad ako ng Mama Lola Hashim ko and sinabi niya na check your vaccine video. Hindi naturok yung gamot sa'yo. So agad-agad pinanood ko and yes, makikita sa vid na hindi nila na-press yung gamot sa injection. So ang ginawa ko, bumalik ako and pinakita ko doon sa doktor sa my observation. Then sabi ng doktor, pagkakita ng vid ay oo nga, hindi nga na-inject yung gamot. Balik ka sa nurse na nag-inject sa'yo, then pakita mo yung vid and sabihin mo ulit na yung shot inject sa'yo. So bumalik ako sa nurse and pinakita ko yung vid, so in-injectionan ulit ako. Hindi ko na na-video, tiningnan ko na lang ng personal yung pag-inject niya again sa akin. So finally, okay na yung second dose ng COVID vaccine ko. Thank you, Lord. This post is not for bashing yung mga frontliners na nurse and doctor na nagsiserve sa atin for COVID vaccine. Malaki ang pasasalamat at paghanga ko sa kanila sa ginawa nila para matapos itong pandemic. Saludo ako sa inyo dahil alam ko yung pagod nyo at sakripisyo. This is for all of us na maging aware tayo sa pagbabaksin dahil napaka-importante nito para matapos ang kinakaharap natin na pandemic. Importante na kuhanan natin ng video ang pagbaksin sa atin para ma-check din natin kung tama or may aberya sa pagbaksin sa atin. And post your video and pictures sa mga social media account ninyo para mainganyo ang lahat na magpavaksin na at huwag matakot sa vaccine para matapos ang kinaharap na pandemic. Again, salamat po sa lahat ng nurse and doctors na tumutulong sa ating lahat. Thank you, Lord. Narito ang comments ng mga netizens at kanilang panawagan. This isn't an honest mistake anymore. Pananadya na ito, alalahanin natin, buhay ang nakataya dito, sana doble ingat naman. Yap, nasa end na ng syringe ang kamay ni nurse, hawak niya na, hindi pinres. Asan na ang caring nurses na Pilipino? Asan concern dito? Buhay nakataya dito, huwag gawin ito sa ating mga kababayan. Kung hilo ka na, magpahinga ka muna. Bilang nurse, alam mo yan. Patient safety first, hindi excuse ang pagod, gawin ng tama. Speaking as a nurse, yung unang video na lumabas may doubt ako, pero ito mukha talagang sinadya. Oo nga eh, bakit kaya? Bebenta ba nila uli yun? Baka dinodoktor yung numbers para masabing madami na nabakunahan kahit kulang yung supply. Yung mga nasa video kasi, mga mukhang di naman lutang eh. Tanong pa ng isa, tanong ko lang, pwede pa ba gamitin sa iba yan pag di napasok yung gamot? Pwede bang palitan yung karayom o hindi na? Ang nakakatakot kung nireuse yung karayom. Pag pwede pong tanggalin yung needle, pwede pong mapalitan ng needle na hindi pa gamit. Pero pag connected na sa syringe, hindi na pwedeng gamitin. Dispose na dapat even may laman pa. Yes, pwedeng palitan yung needle ng injection. Hindi imposible na maulit yung karayom. Di nga yan sa pag-press e palpak pa. Nakakabahala na ito, kaya siguro walang side effects sa iba kasi hindi naman sila nalagyan ng gamot. My God, what is this again? Another fake vaccination? Anyari sa nurse na naman, di kaya same yan? As for me, since nag-chill, body fatigue, lagnat sa loob, headache, mukhang sure na naman na tinusok talaga ako. Ang iba naman ay nagda-doubt na at nag-share ng kanilang experience nang sila ay mabakunahan. Ito, Pfizer experience ko dito sa US. First job, sore lang sa injection site, siguro mga 3 days. Second job, trangkaso feels the next day. Mabigat sa ulo, mabigat katawan, pero alang sipon or ubo. Afternoon, hindi na ganun kapagod na pakiramdam ko. Mabigat katawan. Mga 5 days na ganun after. Thank you, Pfizer din vaccine ko. First dose pa lang. Worried kasi ako, wala akong na-experience na soreness. Hopefully, sa second dose, I will feel some of the symptoms you described para matahimik na rin ako. Much appreciated. Isa pang netizen ang nagbigay ng kanyang concern tungkol sa mga pangyayaring ito. Binibenta ito or tinatago para sa mga kakilala nila?
Nakakalimutan yata nila ang cross-contamination sakaling i-reuse or recycle bago maghang ng needle or hindi. Sana naman everyone followed safe handling of the vaccines. For Pfizer and Moderna example, ay good for 6 hours room air after preparation. Mabibigay lang din naman ayusin na andun ako sa overwork, etc. Yung mga healthcare workers, pero you know your limits at golden rule yan. Do not do unto others what you don't want others to unto you. Hindi na ito isolated case. My heart bleeds for those who know nothing about vaccination and infection prevention. Ang sakit magbasa at manood ng ganito. Dagdag pa ng isang netizen, mukhang sinadya na nga ito at narito ang kanyang comment. She was distracting the person, ayaw niya nga umpisahan panay ang sabi ng relax relax, pero masyado na matagal kaya napilitan na. Siya itusok, baka akala niya photo lang hindi video. In this video halata na sinadya, hawak na niya ang plunger pero hindi niya nirelease ang vaccine. Baka ibebenta ito or para sa kamag-anak ibibigay. Suggestion naman ng iba na tanggalan ng lisensya ang mga nurse na nagpa-practice ng ganito. Iniisip ko lang yung bat niya sasadyain hindi i-press eh nakikita naman niya kinukunan ng video. Dapat mahigpit ang mga LGU at DOH. Sino mahulihan ng ganon dapat talaga tanggalan na ng lisensya para matuto. Hindi na pwede irason na pagod sila. Well, sa mga cases po na ito, ano po ang masasabi nyo at magbigay po kayo ng opinion for us to discuss about it at babasahin po namin sa susunod naming video. Maraming salamat po sa inyong panonood.